Welcome to Chess Matters with Kuya Feds. Above anything else, seek the Lord Jesus Christ. Hello Chess Buddies, isang magandang araw po muli sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagbisita dito sa ating channel, Chess Matters. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Friends. Kung ikaw yung bago sa ating channel, ay naanyahan kita na mag-subscribe at i-click ang notification bell na all para updated ka sa ating susunod na mga uploads. At ngayon, tayo po ay mag-a-analyze ng isang game featuring ang isang mag-asawa na parehong grandmaster. So, si husband ay grandmaster at si wife ay grandmaster din. So, dito, ang puti ay lalaro ni wife. Ang pangalan ng wife ay si Nino Maisuradze. At ang black pieces naman ay lalaroin ni Alexandr, Hilario, Takeda, Dos Santos, Fier. So, napakahaba ng pangalan. Parang isang maharlika. So, dito, tingnan natin mamaya kung sino ang magwawagi, sinong bet ninyo na manalo, si husband ba, o si wife. Okay, tunghayan po natin ang kanilang laban. Nino opens up with F4, birds attack. Ang intention nitong birds attack, para yung pawn, hindi makasulong dito dahil kakainin lang yan ang libre. And according po sa database, ito po si Alexandr, bihira niya pong gamitin itong gantong klaseng opening. At isa pa, bihira din maka-encounter itong si Alexandr na tinitirahan siya ng gantong birds opening. So nangahulugan dito sa laban na lang ito, napaghandaan siya ng kanyang misis. Bihira niya magamit, so itong ginamit kayo sa kanya. Pero dito, tumira pa rin si Alexandr ng E5. So hindi siya napapressure. Pinakain lang, E5, libre, kinain, takes E5, D6, E takes D6, Bishop takes D6, and Knight goes to F3, G5, G3, G4, attacking the Knight, Knight goes to H4, and Knight E7, D4, Knight goes to G6, offering the trade of Knight, tinanggap ang hamon, Knight takes G6, H takes G6, opening the way for the rook, Queen goes to D3, Bishop F5, kapag tinanggal niya itong Queen, kasi nagpunta dito, may iwanan bukas-kas itong pawn. Dito ay hindi napatinag si Nino. Tinirahan lang ng E4, tinakot lang ang bishop. Hindi din napatinag si Alexandr. Queen goes to E7, pinning the pawn dahil nakatutok ang queen dito sa king. Bishop goes to G2, putting additional defender dito sa pawn. Knight goes to C6, possibly going dito sa square na ito, threaten ang queen. So, iniwasan na kagad ni Nino na mapuntahan pa siya ng knight. Kaya nagpunta na siya sa E3. At ang isa pang purpose niya, ngayon po pwede niya na makain itong bishop na ito na ayaw umalis dito. Bakit? Dahil itong queen, meron na siyang gwardiya na bishop na nakabatay sa kanya. So dahil alam na ang problema, bishop goes to D7, bishop D2, and rook goes to H5. Knight C3. Knight goes to B4. Threatening this nasty triple attack. Attack sa king, attack sa queen, attack sa rook. So, resolve ang problema. Casting queen side by Nino. C5. And E5 by Nino, threatening the bishop. So, makita po ninyo dito ang sitwasyon. Itong king ni Nino, naka-safety na po dito sa taguan, samantalang ang king ni Alexandr na ayon pa sa gitna at hindi pa po nakakapag-castle, hindi pa nakaka-safety. Ngayon, ang additional na problema, sobrang active nito mga tauhan ni Nino. Ito, makita ninyo yung bishop, nakatutok na doon sa rook. Ito, bukas-kas na rin to. Pwede na makapunta to mamaya dito. Itong rook,
tanggalin mo lang itong bishop, bukas-kas na rin, nakatutok na rin doon. So dito medyo alanganin na para makapag-castle pa itong si Alexander. At ngayon, threaten pa yung bishop, aalis na naman to, uurong na naman to. Umurong na, bishop goes to c7. So dito, abala si Alexander sa pag-urong, samtalang ito naman si Nino, abala sa pagsulong. At sinasamantala niya dahil na ito pa nga naman ang king sa gitna. So knight goes to e4. So makita po ninyo, malakas ang loob. Pinabayaan lang na makain ito. Dahil pagka naman kinain niya, lalapitan lang yan ng king. Pero siya yung kanyang knight, active na active sa pagtalon. Ano? So, kinain na muna ang pawn sa d4. At imbis na kainin yung pawn, nilapitan lamang ang knight, queen goes to b3, para kung sakalit umalis man, kain din naman yung pawn doon, may ganti din. Pag hindi naman umalis, dalawa naman ang attacker niyan, merong isa doon nagbabantay lang, so obligadong umalis. So, umalis nga, punta ang knight sa c6, nakain ang pawn sa b7, threaten pa ang rook, threaten pa ang bishop. So lalo lang nawalan dito ng pagkakataon si Alexander na makapag-castling. So para ma-resolve yung problema, goes to c8, guarding the bishop. At ito na po yung ating sinasabi na talagang inamantala na ni Nino na nasa gitna ang king. Knight goes to f6 with a check. So dito, kung gugustuhin lamang niya, pwede niya kainin mamaya ito, lamang na siya sa palitan ng pyesa. At dito, kailangan din naman, ito namang si Alexander ay mag-iingat sa kanyang tira. Let's say itong knight magpunta doon, o itong king magpunta dito, kakainin lamang ito ni Nino. Pag kinain ng queen, ito ng bishop, nakabantay na rito. Kakainin naman itong knight. So dito, ano't anuman ang mangyari, talaga makakalamang ng isang pyesa itong si Nino sa kanyang asawa. Okay. At dito, para hindi mapabayaan ito, ang tinira ni Alexander ay king goes to d8. So dito, ano ang susunod na tira ni Nino? Knight takes d7. Okay. Hindi kagad-agad kinain ang knight. Tinanggal muna yung pawn doon na nagbibigay ng additional pressure. Kinain na muna ng knight. So, kinain din ng knight. At kinain din ng rook ang knight sa e5. At dito, tignan po natin, hulaan po natin kung anong huling tira dito ni Nino. At doon sa tirang yun, inag-resign na itong kanyang mister na kanyang kalaban. 1, 2, 3, 4, 5. Ang itinira po dito ni Nino ay rook goes to e1, offering the trade of rook. At dito po, sa notation, wala nang sumunod na tira, nag-resign na po si Alexander. So bakit po kaya nag-resign dito si Alexander? Dahil kapag kaya na kinain, lalabas ng rook, threaten itong queen. So kapag umalis yan doon, ito na ang bishop, lalapit na yan doon, at magkakaroon na ng check dito. So dito, nakita ni Alexander na medyo delikado na yung kanyang posisyon. Naghihintay na lamang siya actually ng endgame dito. Pero ang suma total din ito, talo din siya. Dahil ang dami po pwede mangyari. Pag nawala itong bishop dito, itong rook na ito, makakatulong na rito. Bantay na, wala na magagawa itong king.
hindi naman pwedeng umalis itong king pupunta rito dahil ito naman yung queen, kakainin naman yung rook. So dito ay nagwagi si Nino Maisuradze. Okay. Maraming salamat po sa inyong pagtangkili. Kung nagustuhan ninyo ang ating video, ay huwag kalimutang click ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga bagong uploads. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.